Ito yung Fjällräven. Welcome back to my channel. So, ayan. From the title ng video na to, what's in my bag ulit tayo. Pero ang pinagkaiba niya dun sa mga what's in my bag video ko, ito kasing bag na i-share ko sa inyo, isa to sa pinaka-favorite ko na bag. Kaya naisip ko guys, re-reviewin ko sana yung pinaka-bag lang mismo. Pero naisip ko din, ipakita ko na rin sa inyo kung ano yung pwedeng ilagay dun sa bag na yon. Since dito naman sa ano ko, thumbnail ko, kitang-kita niyo naman kung ano yung bag na ipapakita ko sa inyo. Without further ado, let's get into the video. Fjällräven Kanken. So, ilang beses kong sinearch kung paano siya i-pronounce. Sana tama yung pronunciation ko. Ayan, Fjällräven. So, akala ko dati yung pronunciation niya is Fjällräven. Pero ayun, silent J siya, kaya Fjällräven. So, ito guys, na bag na to. Ito yung pinakahinahanap ko talaga sa Kanken. Kasi, di ba? Ang Kanken merong laptop, may classic, tapos merong mini size, tapos ito na yung kasunod guys. And if I'm not mistaken, may nakita ko parang Kanken Micro, para siyang hindi ko sure, parang may collaboration yun, tapos sobrang liit lang. Hindi ko sure kung talagang ano siya ni Kanken, pero ayan guys. Anyway, ayan yung aking bagpack. Sling bag pala to. Diba sa mga Kanken na bagpack, puro sila, ang tawag dito, bagpack type. Pero ito guys, sling bag siya. Pwede mo siyang gawin na crossbody bag or sling bag. Ganito pa lang siya kalit guys, pero sobrang bigat niya na. Ito guys, yung pinaka size niya, ganyan siya kalaki. Super mini size niya lang. Ayan. Yung aking planner, hindi siya kakasya dito. Pero siguro kung walang laman, ayan, pwede ko siyang pagkasyain. Pero hindi talaga eh. Ayan, huwag natin feel it. And then yung iPad ko, hindi rin kasya dito. Pero yung iPad mini, ayan, magkakasya siya dito kasi kasing size niya lang. So since review na rin siya guys, hindi muna tayo didirekta dun sa pinaka laman ng aking bag. Dito muna tayo sa bawat details ng bag guys. So itong bag na to, sobrang classic niya lang. As in, sobrang classic na classic. And kung naalala nyo, meron din akong Kanken na bag. Yung mismong bagpack talaga. Sumunod yata yun sa size ng laptop na size ng Kanken. Pero ayun, dahil sobrang laki nun, hindi siya parang bagay sa akin. So, ito talaga yung perfect na size na hinahanap ko. Alam niyo ba guys, sa personal, kapag hinahawakan niyo yung bag, talagang legit na sobrang tibay yung bag. As in, matibay siya. Hawakan mo palang high quality na makapal at mabigat yung bag. Kasi maraming fake na naglalabasan sa mga Kanken. Kaya, bibili lang dapat kayo sa mga authorized seller. Kasi mahirap na guys kapag nakabil kayo ng fake na Kanken. So, sayang din sa pera yun. Pinaka-handle niya, matigas. Alam mo talaga na hindi siya masisira agad-agad. Yung tela ng bag, sobrang kapal. Yung dito niya, yung sa gilid, ayan. Hindi to detachable ah. Pero ayan, sobrang tibay nung pagkakatahi niya. Kaya malalaman mo talaga kagad sa Kanken kung fake siya or original. Isang tip ko pa sa inyo guys, ang totoong Kanken, medyo yellow. Parang hindi siya ganun ka-color white, as in pure white. Meron siyang pagka-beige. Parang ano na, nagye-yellow yung kanyang white. Ganun yung original na logo ng Fjällräven Kanken. Tapos yung pagkakatahi ng pinaka-logo, ayan, is talagang stitch na stitch siya. Ayan, hindi siya yung parang merong sobra. Meron siya ditong ano, parang buttons. Pwede mong i-clip yung bag ng ganito. Ayan, para hindi siya ma-open talaga. And then yung buttons niya, pag ganito talaga. Ayan, makikita mo yung Kanken na original kapag meron siyang logo ng fox. So, yun talaga yung pinaka-logo niya. Tapos, dito rin sa buttons niya, makikita mo rin kung original or hindi yung Kanken. Meron siyang number 6 and then Wasa. Ganyan dapat yung buttons niya. Nabili namin siya ni Jeff sa Brat Pack sa SM North, The Black.
sa second floor. At kung tatanungin niyo guys kung magkano namin siya nabili, 4,595 pesos yung Fjall Raven na Kanken na sling bag sa Brat Pack. And ito pa lang video na to, hindi po siya sponsored. Or hindi po ako binayari ni Kanken, hindi ako binayari ni Brat Pack para i-review or gawin tong video na to. At syempre, unahin natin tong maliit na packet dito sa harapan. So, itong keychain na to, kinuha ko to dun sa wallet ko na Kipling. Ayan, dito ko siya nilagay, si Vicky. Ang purpose pala nito, kaya nilagay ko siya dito kasi para yung zipper, ma-open ko. Ayan, ma-open ko siya. Kasi hindi ko siya ma-open kapag walang keychain. So, nahihirapan akong kunin yung pinaka-zipper niya. So, ito siya guys. Ayan. Meron din siyang logo ng Fox dun sa zipper niya. Zipper? Zipper. So, kapag in-open mo, ayan. Sobrang liit lang at sobrang konti lang na mailalagay mo dito. Pero depende na rin. Kasi ako, ayan, meron ako nagkasya dito na dalawang lip tint. So, ito yung favorite ko. Yung Tropicana na Raspberry Rum. Ayan, ito yung water tint na favorite ko, guys. As is, lagi kong gamit ito. And then, meron din ako ang isa pang lip tint dito. Ito yung Ink Velvet na Peripera, number 21. Ito yung suot-suot ko ngayon. Tapos, ayan. Madali lang naman siyang buhatin. So, meron ako ditong 20 pesos. Ayan. Kapag nagko-commute para madaling kunin yung pamasahe. Ayan, 20 pesos. Tapos, meron din ako ditong charging brake. Ayan, ito yung parang adapter ko sa charger ko. Tapos, ayan, meron pa. Andito rin yung aking Watson Super Meat Bread Strip Sugar Free. Kaya, ito yung pinili ko. Kaya ito na guys, yung lagi kong dinadala. Nabili ko lang to sa Watson's, 119 pesos. Tatlong ganito na. Tapos, next naman, ayan. Meron pala ako dito dalawa. Wala na ba? Ayan, wala na siyang laman. At yun na ang pinakalaman ng aking packet. Dito naman tayo sa side, guys. Ayan. Hindi ka makakalagay dito ng water bottle na kahit maliit man yan, hindi ka makakalagay dyan. Kasi sobrang liit lang nung kanyang, ang tawag dito, yung butas mismo. So, dito sa side na to, sa side packet na to, dito yung aking ball pen. Ayan, color pink and color black. Tapos, nandito rin yung aking perfume, yung aking atomizer. Ayan, para hindi ako nagdadala ng malaking pabango. So, nandyan siya. Tapos, next naman, nandito yung aking lifesaver na knife ko, yung napofold. And alam ko, napakita ko na sa inyo to guys kung paano siya ina-assemble dun sa aking what's in my bag. Tapos, dito naman sa kabilang side pocket, nandito yung aking lifesaver din na Camellia San. Yung aking spray guys sa aking sore throat. Kapag nasobrahan ako sa matamis, ayan. Nandito rin yung aking pamunas ng glasses. Ayan, hindi ako mawawala ng ganito sa aking bag kasi laging nadudumihan. Tapos, next naman, meron ka pa bang laman? Ayan, wala na pala siyang laman yung aking side pocket. Then, share ko lang sa inyo yung aking pins. Ayan. Ito yung aking mga pin. Milk tea. And then, ito rin, milk tea yan. O, diba? 100% yummy. So, tatlo yung ganito ko na pin. Nabili ko siya sa The Crops Central sa SM North din. Sa The Block din. Third floor ata yun. Nabili ko siya for 180 pesos yung tatlong pins. Gusto ko sana yung ano eh, yung parang enamel pin. Pero, sobrang mahal. As in, nasa 450. So, anin ko yung enamel pin. Na 450 pesos, di ba? Yung sobrang pricey, 450, so wag na. At ayan, dito ko lang din nilagay yung aking Bath & Body Works na hand sanitizer. Ito yung favorite ko, yung Berry Smart na flavor. Ayan, nakalagay lang siya dito sa aking mermaid na parang hawakan. So, ang nakakatuwa pa dito, yung zipper niya, pwede siya hanggang dito. Ayan, no, sa baba. So, makukuha mo at mabubuksan mo ng maayos yung bag mo. Ayan. So, pwede siyang mabuksan hanggang doon. Ayan. Pwede siyang buksan ng ganyan. Una, yung aking Bluetooth headphone. Ito yung Power Beats 3. Ayan siya, guys. Napakita ko na rin to sa aking what's in my bag. And then, nandito rin yung aking curler. Since hindi na rin ako makapagdala ng makeup bag dahil hindi na siya kasya sa bag ko. Ayan. Isa-isa na lang siya. Curler. Yung aking powder. Ito yung Hello Happy na Velvet Powder Foundation. Ang shade ko is number 1. Tapos, yung aking hair comb. Ayan, yung aking sukulay.
yung aking sukulay na merong mirror. Ayan, napakita ko na rin sa inyo to, yung nagaganyan siya. Yan, yung aking sukulay. Next, yung aking tissue. Siyempre, ito ang nagpalaki talaga dito eh, yung tissue na to eh. Pero dahil hindi ko talaga mahiwan, hindi ko talaga maiwan yung tissue, kaya ayan, nandiyan yung tissue. Tapos, syempre, yung aking wallet. Favorite ko kasi itong wallet na to, kaya ayan, lagi ko din siyang dala. Sa side na to, meron siyang bulsa dyan. Ito pala yung pinaka, ano guys, kapag parang nawala yung bag mo, ayan. Kapag original, meron siyang ganito, at saka ganun. Ayan, meron pa siya ditong bulsa. At kasha dito, yung aking notebook. Ayan, ito yung Starbucks na notebook. Hindi kasha dito yung ano yung lagayan niya, yung parang leather na lagayan. So, tinanggal ko na lang siya. Kaya, ayan, ito mismo kasha siya dito sa aking bag. And then, dito yung aking cord. Nandito rin yung aking USB para sa mga K-drama. Pwede ko panoorin sa phone or sa iPad. Wala na palang laman. Nakala ko maraming laman. So, yun guys, yung kasha doon. Ayan. Tapos, last but not the least, meron din tayong pocket dito. Ayan, sa pinakalikod. Para hindi lang dito yung pocket. Yun yung gusto ko dito kay Kanken. Naglagay na siya ng pocket sa likod. Nagdagdag pala siya ng pocket sa likod. Ayan. Nandito yung aking passport. You know, diba? Mahalaga ang ating passport. Tapos, next yung aking phone. So, nandito lang yung pinakamahalagang bagay sa akin. Ayan. Meron pa ba? Wala na. Ay, meron pa guys. Wait lang. Dito pala yung aking strap. Ayan. Watch strap. Ayan na guys. Ang pinakalaman niya, wala na po. Ang maganda dito, itong side na to, meron siyang malambot na part. Kumbaga, pang cellphone talaga siya. Pang iPad. Ayan. Na hindi siya talaga maano. Yung parang madedeform. Hindi siya matutusok ng kahit ano na nasa bag mo. So, very convenient talaga na naglagay si Fjällräven nang ganito, ayan, ng pocket sa likod niya. So, ito na guys, yung pinaka-bag. Ayan, sobrang cute lang. Alam mo yun guys, kapag initignan ko siya, sobrang cute, sobrang na-inlove talaga ako sa bag na to. Kaya ito yung pinaka-favorite bag. Favorite bag ko sa lahat. So, ayan na guys, yung pinakalaman ng aking Kanken or Fjällräven Kanken sling bag. I hope nag-enjoy kayo sa video na to kahit sobrang dami na ng what's in my bag na video ko. So, thank you so much guys for watching and don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din pala ako Instagram at Twitter guys, you can also follow me there para ayon. Let's be friends and thank you so much guys for watching. See you on my next one. Bye!